Pirant sa bisperas ng kampanya para sa eleksyon 2022. Yan at ang kanilang mga pananaw sa iba't ibang issue sa pagtutok ni na Athena. Dumalo sa isang forum sa Naga City si Vice President Lenny Robredo kasama ang mga kinatawan ng media sa Bicol Region. Matapos nito, dumiretso siya sa signing ng deed of donation ng pribadong lupa na Gaano ka husay ng leader kung hindi araw-araw? So sa akin talaga yung kulay roses ang bukas. Si Senator Francis Kiko Pangilinan sinabing tututok siya sa food security sa paglutas ng kagutuman sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga magsasaka at mangingisda. Lugar sa probinsya ng Bulacan, si dating Senador Bongbong Marcos, nagkaroon din siya ng mga lolos. Kasama niya mga senatorial aspirants sa sina Deputy Speaker Rodante Marcoleta, dating Senador Jinggoy Estrada at Attorney Larry. May nakikitang naghihirap, tumutulong. Sa panayam ng Net25, sinabi ni Marco sa nagkaroon ng mga pang-aabuso noong martial law, lalo na. Kinumpirma ng kampo ni Marcos na makakasama na sa kanilang team si Abalos. Ayon naman sa PNP, tukoy na nilang taong nasa likod ng TikTok account na gumawa ng death threat laban kay Marcos, pero di nila siniwalat kung sino ito. PMD na nagdeklara ito ng suporta sa BBM Sara Unity. Hinihinga namin ng pahayag si Taliado. Dumaan din si Mayor Sara sa ilang lugar sa Calabarzon, kabilang ang San Pablo City sa Laguna, Lucena City at Atimonan sa Quezon. Sa isang pahayag, sinabi niya, ako, si Walden at ang aming grupo ay kaysa niyo sa laban. Tuloy ang laban! Sinamahan ni Nakalio, Didi Guzman at Walden na dapat mabawi ang umano'y nakaw na yaman ng pamilya Marcos. Sinisika pa naming makuha ang bagong pahayag ng pamilya Marcos kaugnay nito. Si Presidential Candidate Senator Manny Pacquiao, hinirang na Ambassador for the Homeless and Vulnerable ng isang Pacquiao na katutulong ang private sector partnership sa pagtatayo ng bahay para sa mahihirap nating mga kababayan, pero kailangan daw ng suporta ng gobyerno para sa problema sa pabahay. Anaata dire para ang paghatag o panginabuyan sa matang pamilya. Namigay din si Pacquiao ng 10 generator set sa 10 komunidad sa probinsya ng Cebu na walang kuryente hanggang ngayon dahil sa bagyong Odette. Sa kanyang Facebook Live kanina, hinamon ni Congressman Lito Atienza si dating Senador Bongbong Marcos na samahan si Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika. Sa inaugurasyon ng Condominium 1 sa Vitas Tondo, Maynila, isang condominium-style na pabahay para sa Manileño, namigay si Manila Mayor Isko Moreno ng Certificate of Unit Assignment sa mga residenteng napili sa Cade, permit, mag-motorcade po kayo rito. Mag-intablado po kayo rito. Para mabura sa isipan yung mga gagawa pa ng kwento. Sa pagsasaayos ng healthcare system, kumpala rin daw si Moreno, tatanggapin niya kung anumang pwestong ialok nito, kabilang na ang posisyon ng health secretary. Sabi ni Senador Ping Lacson, si Senate President Tito Soto daw ang kanyang katandem para sa Vice President hanggang sa huli. Nang may strong reservation siya sa komentong nagkaroon ng betrayal of public trust si Pangulong Duterte. Kailan talaga pag-aralan mabuti. At sabi ko, unless